Labog-labog kamakailan ang isang barangay sa Agusan del Sur, ang punot dulo ng kaguluhan. Uli na! Lap! Ang biglang pagkawala ng bunso ng pamilya Valentin na itago natin sa pangalang Anton. Amo siyang ipangita. Nagsingkito akong isa kapag umangkon na apasan ninyo kaya ron makita na to. Itong pinangitayo na mo diha sa kawayan, wala man siya gihapon diha makita. Hindi may katulog magabi eh. Ano ang mga pangyayaring nag-ugat sa pagkawala ni Anton? Halos kadakwada niya mo ginaibang itun. Masuko siya. Nasaan na nga ba ang binata? Unya, naging ko na akong kauban nga, niya rakol. Nakuha niya ang sundang. Sige na dong, naog na dong! Tinitingala si Anton sa kanilang barangay dahil sa kanyang kasipagan. Pero kanan ba ta? Kung sa trabaho balikan tayo sa trabaho, sanggi, lubi. Dito sa kuan, nagdadaro, nagtatanim ng mga saging, puno ng niyog. Pag trabaho, trabaho yan. Paborito na ako ng bata at pinakabutang din ang akong bata. Pero sa nakalipas na mga buwan, nung pumasok ang pandemya, binabagabag daw si Anton ng samot-saring mga problema. Kining akong uyuan nga kanang diha, naglalisay sila sa ila, naglalisa nila. Tapos gikuan dahil gipatawag siya sa barangay. Ito nagka-inuliay na sila. At tingala mong abot sa panahon nga na itong isa kabisis nga ilahang tanong, ibibang ilahang kuan nga mo'y nanumbak. So good atong panahon na, masuko siya. Kami nanduha nga kanang iyang magulang. Kami na'y kalabanon. Kaya nga nung di daw minuto sa iyang mga sulti. Lakaw-lakaw. Hanggang nitong December 15, si Anton bigla na lang nawala. Amo siya ipangita. Nagsingkito akong sa kapag umangkon na apasan ninyo. Kaya ron makita na to. Hanggang sa... Unya, naging ko na akong kauban nga, niya rakol. Yo, to sa lubi. Si Anton, natagpuan sa tuktok ng puno ng niyog na may taas na halos 40 feet. Nagkatak siya sa lubi. Among nakita na ako siyang ginala. Pagkanaog na diha, nahigta na iyang lawas. Nagdalaman ko siyang PC. Nakuha niyang sundang. Bumibilang na ng 26 na araw na hindi siya bumababa ng puno. Kaya ang kanyang ama, walang magawa, kundi hatiran na lang ito ng pagkain. 3 beses sa isang araw. Itatali muna ni Tatay Nestor ang pagkain sa lubid na konektado sa tuktok ng niyog. Dawata! Duanao, dawato ni mo! At saka ito, hahatakin o hihilahin ni Anton paakyat. Luoy kayo ang sitwasyon sa akong panghuna-huna. Bawa man kong gihapoy mahimo para makadepensa sa iyang lawas sa ulan na sa silupin, na isinina, na jacket. Naluoy yun ko sa akong isuon. Kung anong naingunana siya, maunta matabangan mi. Gusto ko ipa makuha yun siya dito. Narating namin sa local government unit ng Trento sa Agusan del Sur ang sitwasyon ni Anton. At nito lang Webes, kasama ang mga social worker at kinatawan ng rural health unit at sa pahintulot na rin ang pamilya ni Anton. Plinano ang pag-rescue sa kanya. Nakaut muna natin yung mga tauhan, kung ilan bang kakailanganin, mga equipment sa rescue. Tutulungan ka namin! Sinubukan muna nilang painumin ang pampatulog si Anton. Pero hindi ito tumalab. Sige na dong! Naog na dong! Dali na! Si Anton bigla na lang hinanap ang kanya raw na kaalitan. Yan, Hemid Ribbon, para tabangan ka. Imong manong mo, saka niya, tabangan ka. Pero ayaw pa rin itong bumaba. Kaya ang kuya ni Anton, gamit ang hagdan, umakyat na sa puno ng niyog. Pero, lalo. Sa 3 oras ng rescue operation, umuhos pa ang ulan. Ang head ng rescue team, nagdesisyon ng putulin ang puno ng niyog gamit ang chainsaw. Pumuesto na ang mga tagalagari. Itinali na rin ang puno gamit ang mga lubid. Nang walang ano-ano,
Napag-desisyonan natin na hinto natin yung pag-rescue. Kasi yung tatay nung i-rescue natin, takot siya baka magpakamatay yung anak niya. Tatlong oras na ang lumilipas. Hindi pa rin bumababa si Anton sa tuktok ng puno ng niyog na may taas na halos 40 feet. Yan, Hemidribon, para tabangan ka. Imong manong mo, saka di ha, tabangan ka. Dali na. Nakasubaybay rin ang isang psychiatrist para masigurong hindi lalala ang pag-iisip ng binata. Pero bago pa man din umpisahan ang pagputol sa puno para i-rescue si Anton. Tayo, ginanay mong gikabalak antay, dili na to dayon nagputol. Napag-desisyonan natin na hinto natin yung pag-rescue. Kasi yung tatay nung i-rescue natin, takot siya baka magpakamatay yung anak niya. Ang ako manggod nga na, ang abasin din sa liya, mag-anak siya. Dahil sa desisyong ito ni Tatay Nestor, itinigil ang rescue operations. Pero ang mag-anak, nagsimula ring mag-diskusyon. Tay, ipainan na itong desisyon tay, ha? Kaya ang uras tay. Dili pwede nga, putol dili, putol dili. Kalma ba siya? Tuloy ang pagsagip kay Anton. Bawat minuto mahalaga dahil malapit nang kumagat ang dilim. Pumuwesto na ang isang rescuer na may hawak ng chainsaw. May mga lubid din na itinali sa puno para hindi maging biglaan ang pagbagsak nito. Pero si Anton, mapapansing balisa. Mabuti na lang, nakailag ang rescuer. Maglabay ka og buto, masakitan nimo ang nagtabang nimo. Ligtas si Anton. Agad siyang binigyan ng pampakalma at ginamot ang mga galos niya sa katawan. Pagkatapos masigurong ligtas si Anton, dinala na siya agad sa pinakamalapit na psychiatric hospital. Yung patient po ay nag-present po ng symptoms ng psychotic disorder. Merong auditory hallucinations. May mga naririnig po siya na mga boses na wala pong basehan sa realidad. Ang kondisyon ni Anton maaring mas pinalala ng pandemya. Isa po sa mga pinagkukunan niya po ng support system ay mga kaibigan niya. And due to the pandemic, yung usual support system natin hindi readily available like our friends, our peers, because we are physically distanced. Yung rates ng mental health conditions tumataas, brought about by fear, worry or stress. They have this crisis hotline. Kaka-receive ito ng about average of 32 to about 37 calls per day during the span of the pandemic. So umakyat ng about 50%. Mag-stay tayo connected. Mag-text, tumawag sa telepono para mga musta. Samantala, para magtuloy-tuloy ang paggaling ni Anton, kinailangan itong uminom ng gamot. We decided not to confine the patient because he did not show any signs of impending violence. We gave him antipsychotic medication. Mataas po ang likelihood that he would require maintenance medication. Long term po siya, sir. Medyo financially, kailangan talaga nila ng help. Sinagot na ng aming programa ang ilang linggong gamutan niya. Daghang kayo kong salamat sa uban pang mga hinsya diri sa ato ang kuan, gobyerno. Sinigurado naman ang Municipal Social Welfare and Development Office na tutulungan nila si Anton sa kanyang mga medikasyon. Nangako rin silang babantayan at imomonitor si Anton. So pwede siya mag-avail ng medical assistance. Mabibigyan din siya ng food packs o yung food assistance galing sa local government unit.
Ang buhay, punong-puno talaga ng mga pagsubok, ng sanga-sangang mga problema. Kaya mas lalo po sana nating pagtuunan ng pansin bukod sa kalusugan ng ating katawan, pati na ng ating isipan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.